Hello mga kalipad! My name is Shane, your vlogger flight attendant. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-book online at bibigyan ko kayo ng tips kung kailan lumalabas ang mga promo fairs. Pero bago yun, i-like nyo muna itong video na to. At kung bago ka dito sa channel ko and you want to know more about flight attendants, mukbang, travel, and layover vlogs, subscribe to my channel. Kung ready ka na, let's start! Ayun na nga mga kalipad, marami talagang mga nagtatanong sa lahat, hindi lang po sa akin kundi sa mga flight attendants at sa mga airline employee kung paano ba mag-book at kung may alam ka ba kung kailan lalabas yung promo fares. So, etong vlog na to is for all of those people na nagtatanong tungkol sa mga ganun. Bago ako mag-start mga kalipad dito sa vlog na ito, disclaimer, hindi ako nag-vlog, hindi ko to binibigay itong tips na to because I am an airline employee or a flight attendant. Binibigay ko itong tips na to kasi dati ko na to ginagawa and as time goes by, meron na akong mga experiences at talaga namang 70 to 80% accurate. So lahat na matututunan nyo dito sa vlog na ito, lalo na yung mga tips na ibibigay ko kung kailan lumalabas ang promo, eh, based lang po ito lahat sa experience ko. So, hindi po ako galing sa marketing. So, ngayon, mag-start muna tayo sa mga tips kung kailan ba lumalabas ang promo. Kasi madalas itong nag-message sa akin eh, na may alam ka ba kung kailan yung promo? Yung paulit-ulit. So, ngayon, number one tip. Ang mga promo ay lumalabas tuwing holiday. So, sa pagkaka-observe ko, again, hindi po ito stable na statement, pero sa pagkaka-observe ko, lahat ng mga airline, legacy airline man or low-cost carrier, naglalabas sila ng mga promo fares tuwing holiday. Mahalata mo, every Independence Day, Mother's Day, Father's Day, Christmas Day, lahat ng mga my day, basta merong day, eh, may mga promo na lumalabas niyan. Kung meron po kayong preferred airline, pwede nyo po itong i-follow, i-like yung mga page nila, tapos dun nyo po i-check sa kanila before holiday. Ganyan. Kasi naglalabas sila ng mga statement every holiday. Number two tip is every 12 a.m. ng holiday, lumalabas yung promo. So, hindi agad sila naglalabas ng mga ads nila or kanilang mga promotion, ganyan, sa kanilang mga page. Agad-agad ng 12 a.m. Bale, yung kanilang paglabas ng kanilang promotion, lumalabas yan minsan mga 8 a.m. na, yung mga daylight na. Pero, nagsustart talaga yung promo ng 12 a.m. So, again, this is based on my experience and yun talaga yung nagagawa ko sa mga friends ko, sa mga kamag-anak ko na ibubuk ko po sila ng 12 a.m. agad-agad pag merong holiday. Doon lumalabas yung mga promo. Number 3, mag-open sa different devices. Kung meron kang preferred airline tapos gusto mo doon ka mag-book, dapat naka-open din siya sa iba mong mga devices kasi promo fair siya, so una-unahan. And dapat madami kang devices para maraming kang choices, maraming mag-load. Kasi iba yung talagang yung naglo-load sa phone, iba yung naglo-load din sa website. So kung talagang decidido ka sa promo fair na ito, eh dapat madami kang i-open na device. Number 4 tip natin is dapat naka-ready na kung ano ba yung destination mo. Ano ba yung preferred destination mong pupuntahan? Ayun na nga, kasi syempre, di ba, bigla na lang lumalabas yung promo fare and hindi talaga constant din yung date. For example, magbibigay sila ng promo ngayong October 31 to November 2. Ganyan kasi madalas nga pag holiday. Ang travel period niyan is the next year pa or mga ilang months pa after ng promo. So, dapat naka-ready yung travel place mo or yung destination mo kasi para mamimili ka na lang kung anong date doon. Kasi dapat sa pag-book ng promo fare, dapat meron kang constant na
na mga variables. And yung isang variable doon is dapat may destination ka na. Fifth tip natin, dapat naka-ready na yung mode of payment mo. Ina-advise ko sa inyo na mag-secure na kayo ng credit card numbers kasi mas madali yun and mas madaling lalabas yung transaction, yung inyong itinerary receipt. And yung ibang airline, meron naman silang mga within 24 hours na pagbayad. Pwede kang magbayad sa mga payment centers. Pero iba din talaga kapag meron ka na naka-ready na credit card. Kasi yung credit card, on the spot, lalabas na din yung iyong itinerary receipt. Again, this is based on my experience, no? Huwag niyo akong ibabash kayo talaga. Tinutulungan na nga kayo. Ibabash niyo pa ako. So ngayon, lastly, yung base fare. Tuturuan ko kayo nandun sa base fare. Kasi madalas nagkakaroon po ng mga conflict eh tungkol sa piso fare. Akala kasi ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, piso lang babayaran. Guys, marami pa tayong babayaran like yung administrative fee, terminal fee, yung mga iba't ibang klaseng fees which is ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Makikita nyo yan mamaya sa pag-book natin online. So yan lahat yung mga tips ko kung kailan lumalabas ang promo fare at kung ano ba yung mga dapat nating malaman sa promo fare. So ngayon, proceed tayo sa kung paano naman mag-book ng promo fare. Eto mga kalipad, etong ayan, nakikita nyo ngayon sa screen nyo na yan, eh, na-book ko yan noong October 31. Kasi naglabas yung Cebu Pacific. So, hindi porket na airline employee ako ng Cebu Pacific, Cebu Pacific, itong vlog na to ay para sa Cebu Pacific. Hindi po, napili ko lang po yung Cebu Pacific dahil dito po ako mas comfortable gamitin yung interface din ng airline. So, pwede kayong gumamit ng iba't ibang airline, pwede nyong i-apply yung aking tips kanina. Pero for this vlog, gagamitin ko yung Cebu Pacific. Hindi ko po nire-represent yung company ko dito. Gusto ko lang po kayong tulungan kung paano po mag-book online. So ngayon, ito balik tayo. Nakita ko po kasi to. Ayan, ito, ipopost ko na lang. Ting! Ayan. So, meron kasing all-out sale yung Cebu Pacific no October 31 to November 2. Meron silang 99 pesos one-way base fare all Philippine destinations on sale. So ganun yung ano nila. So tinaray ko. Ngayon nag-isip ako before this vlog, before ko to inano binook, nag-isip na ako ng destination and yung naisip ko is Puerto Princesa, Palawan and going to Cebu. So, ayan, makikita nyo ngayon dyan. Ito. Inano ko yung Cebu Pacific. Tapos, nag-choose ako ng round trip. And yung round trip ko nga is yung Puerto Princesa to Cebu. Tapos, ang sabi kasi dyan, ito din mga kalipad, no? Ito din yung common mistake. Akala nila yung date is yung malapit na. So, ngayon, yung date nung napili ko is nandun lang din sa travel period ng promo. Marami kasi nagtatanong na, akala ko ba promo 99 one-way base fare? Tapos kapag tinanong mo, kailan ka ba nagbook? Eh, bukas na. Ha? Eh, ano pa to eh? Sa susunod pa to na buwan, meron nakalagay na travel period. So, yun yung susundin nyo. So, ngayon, ayan na. Nung napili ko na yung Puerto Princesa, ayan, pinili ko ng March 9 to March 12. So, March 9 to March 12. Ayan, makikita nyo dyan. Mas prefer ko yung weekdays kasi ano talaga siya, mas makakakuha ka talaga ng promo. So, ito, sa Puerto Princesa Cebu, meron pa rin promo ng 715 pesos. 715, akala mo 99? Hindi nga, di ba? Pinag-uusapan nga natin kanina eh. Hindi ka nakikinig eh. 715 nga eh dahil plus yung 99 pesos plus yung mga administrative fee. Tinan mo, mamaya makikita mo. Hindi ka kasi nakikinig eh, yan. O ngayon, so, 715, tapos, pagdating ko dun sa pabalik ko, which is yung March 12, eh, wala nang promo ng 1,777. So ngayon, mag-a-adjust ako. Gagawin ko March 13, which is merong 815.64 for Cebu, Palawan. So ayan, so kung napili ko na, at ayan, nandito na yung booking summary. Nakalagay na dyan na yung booking summary mo, i-check mo yan. I-check mo, kasi yung iba hindi nag-check.
yun na naman, hindi na naman nag-check. Tapos mag-message sa akin. Sorry sa mga marami ba natamaan ng mga friends ko. Yung nag-message po talaga sa akin na, Shane, paano ito? Eh kasi naman, yung ano ko, mali pala, imbes na Incheon, Manila yung maibubo ko. Manila, Incheon yung naibo ko. Eh kapag promo fair din, ayan din, para malaman ninyong lahat, hindi po flexible ang promo fair. Once na nabook mo na yan, yan na yun. Hindi mo na siya, pwede siya, depende sa terms and conditions nung ticket. Pero mostly, kapag i-rebook mo siya, mas mahal. So, mas malulugi ka. So, dapat sure ka talaga. So, yan, i-check mo. So, kapag na-check mo na siya, nakita mo yung total. Ang total is 1,531. Ayan, yun yung total niya. Tapos, ayan na, ibibigay, ilalagay mo yung mga ano mo, yung mga contact details. At ayan, binibilisan na po ng aking editor. Ayan, nakikita nyo na ang birthday ko ay August 6, 1993. Alam nyo na. makakakita nito next year, sinasabi ko sa inyo. And, ayan, tapos kung yung ano mo, nationality. Tapos, ito naman ngayon, yung mga add-ons, lahat ng mga airline, lalo na yung low-cost carrier, dahil nga hindi kasama lahat ng mga food, bag, and kahit na ano, eh, iisipin nyo, meron kasi kayong option kung gusto nyo yon. Ngayon, kung hindi nyo gusto yon, ilagay nyo yung proceed without add-on. Pero dahil dito sa vlog na to, tuturuan ko kayo, meron din kasi na may mga pre-seat. Once na nag-book ka, may pre-seat ka. So may nakalagay dyan na nakalagay added. Diba? Kapag may added, ibig sabihin, meron nakalagay dyan. So ngayon, i-change mo yan. I-remove mo. So ayan, dito sa vlog na ito, ni-remove ko yung mga seat, mga pre-seat. So ganyan yung pag-remove ng seat. Kung hindi mo gusto yung seat. At kung ayaw mo ng dagdag bayad. And last na, yung travel sure, which is ito yung insurance. Maganda naman to para sa akin, kung ikaw yung talagang gusto mo ng insurance, ganyan, meron naman tong medical expenses, personal accident, trip cancellation, 24-hour worldwide travel, medical emergency assistance, depende sa airline, kasi meron ding ibang mga insurance yung airline. So for this vlog, since ginagamit ko yung Cebu Pacific, merong SEB Travel Sure ang Cebu Pacific. Once na, kung ano man yung mga nangyari, in case na may eventualities, sagot ka ng Cebu Pacific. Kung hindi mo gustong insurance na to, guys, i-antik mo yon. Antik? Antik! I-antik mo. Basta i-know mo yon. Tanggalin mo yung check dun sa Yes Avail Travel Sure. So, since dito sa vlog na to, ayoko kasi parang sabi ko, saglit lang naman yung flight Puerto Princesa Cebu, 1 hour lang. So, nagtitiwala naman ako na safe naman talaga yung Cebu Pacific. So, yan. Tinanggal ko yung check dun sa ano Travel Sure. So wala na akong mga added mga kabayaran. So ang magre-remain pa rin is yung 1,531. So yan. And baggage, nako, ayan ito. Ipapakita ko sa inyo yung baggage. Nandiyan hindi po kasama yung check-in luggage, meron lang po sa mga promo fares, 7 kilos hand carry luggage lang siya. Kung may gusto kayo na check-in luggage, meron 380 for 20, 32 kilograms, 784, 40 kilograms, 1,232 pesos po ito. And again, sa Cebu Pacific po ito. Iba-iba po yung rate, iba din po yung rate ng mga airline dito sa atin, sa AirAsia, basta sa Philippine Airlines, iba-iba po. PALX, ganyan. Iba-iba po. So, ngayon, dahil dito, ayoko kasing ng add-ons, ng bag, ng food. Ito din, yung food, kasi tatanungin ka din nila, baka magutom ka sa flight, sabihin mo, no. So, lahat, ganyan. Save all and proceed. So, pag-proceed mo, wala kang add-ons, okay lang. So, continue. And, ayan, andito na ngayon yung contact information mo. So, kanina yung information na makikita sa ticket, ngayon naman yung contact information mo, ilalagay mo dito ngayon. And, bago yun, ayan, iche-check mo na naman ulit. Iche-check mo. This is the final check. Iche-check mo ngayon. Pag nakita mo tong blue na yan, dito sa Cebu Pacific, i-check mo kung may na-add ba. Kasi minsan kasi hindi natin nakikita na may naka-add pa rin ng mga seats, ganyan-ganyan. So, i-check mo. Hala, kanina 1,531. Bakit ngayon 2,000 na itong babayaran ko? So, makabahan ka na. So, yun. I-check mo yun. Tapos, babalik ka ulit doon. Itatanggalin mo ulit yun. Yes. So, yun yung yun. So, ngayon kapag okay na, proceed tayo sa
ayan, I have reviewed. Tapos lalagay mo na yung contact details mo. And how would you like to pay? So ito na, dito na papasok yung credit card and yung mga payment centers. I fully understand. And kapag sinubmit now mo na to, congratulations, nakapasok na ang iyong booking. Ngayon naman, meron kasing mga concerns na palang ikot-ikot ang tagal. So isa lang ibig sabihin niyan, maraming nagbubook ng flight mo. Kaya naman, kapag maraming nagbubook ng flight mo, ulit-ulitin mo lang. Kaya yun yung silbi nung isa kong tip na dapat marami kang device. Kasi para kung halimbawa na hindi pumasok dito, yung dito sa kabila naman. Pero dapat kapag magbabayad ka na isa lang, kasi baka mamaya magdoble yun, eh di dami mo si binayaran. So yun yung mga tips dito sa how to book a promo online. I hope na naging helpful to sa inyo, mga kalipad. Wala akong ibang gusto kundi maging educated kalipad kayo ever since. So maraming salamat sa pagtapos na itong vlog na ito. Hanggang dito na lang, mga kalipad. Fly high, mga kalipad!